bago patuluyang pumasok ang panahon ng tagbulan, ay samahan nyo kami na bisitahin ang isa sa mga pinangako ko sa sarili ko na pupuntahan kong isla ngayong taong ito. Alam kong sobrang kilala at sikat na ang lugar na ito dahil sa ganda at pino ng buhangin at linaw ng tubig ng dagat dito. Kaya ngayon ay di ko nasasayangin ang pagkakataon na malibot at mapuntahan ang isla ng Alibihaban na kung tawagin pa nga ng mga taga-ibang lugar ay Alibihaban Island. Kaya dyan ka lang at panoodin mo ang masaya at nakaka-relax na episode namin sa malaparaisong isla na ito. Para marating ang bayan ng San Andres dito sa probinsya ng Quezon, ay kailangan nyo magbiyahe ng halos 4 oras kung magmumula kayo sa Lucena City. May mga biyahe naman ng van at bus na papunta sa San Andres kaya di mahirap ang transportasyon dito. Kalapit na bayan lang din ito ng San Narciso kaya sobrang dami magagandang spot na pwede mong puntahan dito. At ito nga at sa kauna-una ang pagkakataon sa wakas ay narating ko rin ang bayan ng San Andres. Pagdating namin ay dumiretso na kami sa port nila kung saan malapit lang din sa bayan at dumiretso na kami agad sa registration area. Nagbayad na kami ng 240 pesos para sa entrance fee, terminal, parking at usage fee. Mula dito sa port ay wala pang 20 minutes ang biyahe para marating ang Alibihaban. Nagbayad kami ng 900 pesos para sa round trip ng bangka mula port hanggang sa isla. At habang papalapit nga kami ay matatanaw muna ang asul na tubig at napakabuting buhangin ng isla. At after ng ilang minutong chill na biyahe sa bangka, sa wakas ay nandito na kami sa Alibihaban Island ng San Andres, Quezon. Dito nga pala kami nag-stay sa Aromahan Beach na nasa dulong bahagi na. Maganda, tahimik at malawak ang beachfront na perfect sa mga gustong mag-camping. Pagdating namin ay nagbayad lang kami ng 50 pesos para sa tent service at 125 pesos para sa kalahating drum na tubig pang bandaw. Ito yung isang linggo naming baon. Adobo ni babe. Kumain at nag-setup na agad kami para magawa na namin yung next activity namin dito sa island. Yan! Island hopping! First time ko mag-flash card. Uunahin na namin mag-island hopping para mamaya. Wala na kami isipin. Ano na lang mo. Tambay-tambay lang kami dito sa dahil. Ang island hopping namin ay alas 12 ng tanghali. Okay. Hindi takot mangitin. Ganda ng tubig dito. Sulit ang 4 oras na biyahe. Nagbayad kami ng 1K para sa island tour at lilibutin namin ang buong isla sakay ng bangka. Kaya kung mas marami kayong magkakasama ay mas makakamura kayo. Una nga naming pinuntahan ang bagong resort dito na Playa Blanca de Santo Niño. Maswerte kami na pinayagan kami na may-ari na makapasok sa kanilang resort kaya sinulit na namin magpicture at video sa magandang lugar na ito. After namin sa Playa Blanca ay dumiretso na kami sa sandbar ng Alibihaban na kung saan ay ito ang isa sa mga pinagmamalaki ng isla na ito. Sobrang nag-enjoy kami dito dahil sa lawak ng puting buhangin at nagkataon pa na kami lang ang nandun ng oras na yun. Take note na ang island tour nila ay kahit hanggang anong oras nyo gusto kaya sigurado magsasawa kayo at masusulit nyo ang activity na ito. At
dahil hapon na nun ay huli namin pinuntahan ang sikat sa isla na ito na kanilang mga magagandang floating cottage. Dahil gusto ko lang mapuntahan at ma-experience ulit ang sumakay dito, ay nagbayad kami ng 300 pesos para sa isang oras na rentang floating cottage. Kaya pagbaba pa lang namin ay in-enjoy na namin ang one night na stay namin dito. Habang pabalik na nga kami sa Aromahan Beach, ay nagpakita naman ang napakagandang sunset dito kaya sobrang sulit ng lahat ng nangyari sa amin sa maghapong ito. At pagsapit ng gabi ay kumain na agad kami para makatulog ng maaga at makapagpahinga ng mahabang oras dahil sa dami naming ginawa buong maghapon. So ayan, dinner. Talong diyan po. Maganda at safe naman kung gabi kasi may mga ilaw at solar lights. At nagkataon din na may mga kasabay kami nag-overnight sa resort. Kinabukasan ay gumising ako ng maaga para makapagluto na ng aming almusal. At dahil aalis na din kami ng before lunch dito, kaya naman para mas masulit namin ang isla na ito ay pinasyalan na namin ang iba pang kalapit na resort dito. To stay alive and the time that we share. At kung magpapabukay dito sa Aromahan Beach, ay pwede kayong mag-message sa kanilang FB page. Mabait at maalaga ang mga owner nila dito kaya walang magiging problema kung pupunta kayo dito. And I saw you walking the line and the truth may come as a surprise. At alam nyo ba na meron silang Block 1 hanggang Block 10 na magaganda at murang resort na pwede nyong pagpilian at puntahan. Plus may mga private resort din dito kung gusto nyo ng exclusive. There is something to be said about how you feel the room up. You walk on by and sting my heart with doubt. Did you notice how I fell hard every time I try to call you up? The line is always busy, and when I see you on the street, I know. Tunay ngang isang paraiso ang isla ng Alibihaban dahil sa ganda, lawak at linaw ng dagat ay sobrang magre-relax at mag-e-enjoy ka dito. Kaya hanggang sa muling masayang araw mga master.